So, hi everyone. So, we're now on the third video ng mini-series na ginawa ko with regards to Shenzhen Visa. So, yung number one, yung pre-work, yung ginawa kong video. Number two, yung basic requirements. And yung number three, ang pag-uusapan natin ito yung latter part na yung Shenzhen Visa application. I think bago kayo tumuli sa panonood na itong third video, I think suggestion ko, panoorin nyo muna yung first video, which is yung pre-work before applying for Shenzhen visa. And pre-work, bago rin yung pagkuha ng basic requirements. So, yung link ng video na yun, nasa description, sa baba. Click nyo na lang. Okay. Kung may travel history naman na kayo and ready na yung requirements nyo. Let's proceed now with the agenda with this video, which is yung latter part na nung application sa Shenzhen Visa. Okay, unang-una, i-finalize natin yung itinerary natin. Siyempre, pupunta tayo ng Europe, mahirap din naman yung hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi pwede dito yung freestyle lang. Pagdating doon, iisipin natin kung anong mangyayari, saan tayo pupunta. Siyempre, kailangan natin ng itinerary. Well, later on naman, parang pwede nyo naman itong paguhin. Pero, Shenzhen visa application-wise, kailangan natin ng itinerary. Kailangan natin define kung saan tayo country sa pupunta, ano yung mga attractions sa pupunta natin, anong museum, anong castle, tapos ano yung mga pagkakasunod-sunod, etc. Dito natin ililista siya. So dapat pagpasok mo sa Europe, ililista mo anong mga pupuntahan mo hanggang sa paglabas mo ng Europe. So ililista mo dito sa itinerary. Ang isa pang reason bakit kailangan din gumawa ng itinerary para malaman natin kung anong country tayo mag-apply ng Shenzhen visa. So, may tatlo yung scenarios. So, yung una, mas simple lang ito. Ito yung pinakasimple. Pag isang country na pupuntahan nyo, like halimbawa, Italy lang, hindi gusto nyo puntahan, automatically, sa Italian embassy tayo mag-apply. Wala lang tanong-tanong yan. Straightforward lang. Yung pangalawa, halimbawa, may tatlong country sa pupuntahan. Italy, France, Spain. Tapos magkakapareha sila ng araw. Halimbawa, tigil lima. Tapos ang unang papasukan, Italy, France, Spain. Bale, pag ganun magkakapareha yung araw, ang a-applyan nyo, Italian Embassy. Kasi yung point of entry susundin natin pag pare-parehas ng number of days na magsistay tayo sa mga countries sa pupuntahan natin. Pag multiple countries. Actually, ang sabi ng ibang napanood ko, tsaka doon sa nabasa ko, yung mga embassy officers, yung mga visa officers, night yung binibilang nila, hindi yung days. Parang ganun yata yun. Then, ngayon, in third scenario, tatlong countries pa rin. Sige, Italy, Spain, France. Ngayon, sa Italy, gusto mo lang 3 days. Tapos sa France, 5 days. Sa Spain, 4 days. So ngayon, ang scenario na dito, saka mag-a-apply. So, dito, sa pinakamahabang country ka mag-stay, doon ka mag-a-apply. Which is, sa France. Doon ka mag-a-apply ng visa. Okay, so ulitin natin. So, yung itinerary, importante para ma-determine natin yung mga pupuntahan natin. Yung pagkakasunod-sunod, logical, and at the same time, para malaman din natin kung anong country tayo magka-apply ng Shenzhen visa. Pag isa lang,
Doon ka na kagad mag-a-apply pag isang country rin pupunta. No? Pag pare-parehas, pag multiple country, pare-parehas ang number of days sa point of entry. Hello? Pag multiple, pero may isa doon pinakamahaba, doon ka mag-a-apply sa pinakamahaba. Okay? So, yun. Meron tayong itinerary. Meron na rin tayong country na apply. So, magsasagot na tayo ng application form. Bawat country naman, may kanya-kanya siyang application form. Depende. Basta, aralin niya lang yung mga little details na pagkakaiba nila. Like sa Germany, kasi sa Germany kami nag-apply, sa Germany, yung number ng building, number ng bahay, sa bandang dulo mo siya ilalagay. Tapos yung, ano, dapat, pwede rin, may ibang application form, dapat may yung local language nila, yung national language nila, yung ano ba. Kami na sa German Embassy, parang may German, nilagay kami German, tapos English word. Depende sa hinihingi ng application form. So, ano naman, naaaral naman siya and hindi naman mawawala dyan yung siyempre yung name, marital status, contact number, address, passport number. Yun yung may mga common, pero be mindful kung ano yung mga pagkakaiba-iba nila. So yan, may application form na. Then after that, mag-set ka na ng appointment dun sa Shenzhen country na yun. So, actually, most of them, they hire third-party company. Or I should say agency. Most of them, they hire BFS. Yung in-apply namin, yung German Embassy, they hired BFS as well. I think parang late 2010s nila hinire si BFS kung di ako nagkakamali. Pero ayun, si BFS yung pupuntahan namin. Yung pupuntahan nyo pag mag-apply tayo ng ano. Depende sa country eh. Sa Shenzhen. Most of them naman sa BFS. Pero may iba, may ibang hinire, like yung Italy, VIA yung hinire nila. Tapos meron din namang ibang countries parang didiretso ko sa kanila. Alam ko Spain, dati VFS ang Spain, tapos ngayon, nag-breakaway sila sa VFS, didiretso ko sa kanila. Tapos, ito pa yung medyo complicated din. Meron kasing ibang countries sa Shenzhen area na walang embassy dito sa Pilipinas. At yung Portugal, Sweden, alam ko Sweden wala din. Alam ko yung Sweden, si Thai, hindi ko alam kung si Thai embassy yung lalapitan mo or pupunta ka mismo sa Thailand to apply for visa. Tapos si Portugal, huli kong balita, parang sa Greek embassy ka makikicoordinate or alam ko Indonesia pa nga eh. Basta yun, may mga ganong scenario na wala dito sa Pilipinas yung embassy. So, pero may ka-tie up sila or may ka-tag team sila. Pero bottom line, most of them naman, BFS. So, yung office nila sa Makati, yung BFS. So, mag-set up ka ng appointment with BFS sa case namin sa Germany or kung halimbawa Italy, VIA, kung Spain, sa mismo embassy nila. Bottom line, you need to set an appointment to them para makapag apply ka, makapagpasa ka ng requirements. Pero maganda pa rin na mag-set pa rin na appointment para sure. Tapos alam ko, parang, di ko alam, ito ha, disclaimer. Alam ko parang 6 months pwede na before ng flight mo. Before ng departure nyo dito sa Pilipinas, pwede na kayong mag-asikaso. Pero, ang alam ko, noong 2023, nag-apply kami, sabi sa amin,
60 days before nung departure. Dapat ano, mag-apply ka na. 60 days, mga ganun. Pero ito ha, warning lang din. Si Embassy or si PFS or si BIA, dahil na kung pa-peak season, siguro ano, mag-set kayo ng appointment hanggat maaga pa. Siguro 6 months before, parang iset nyo na na okay. Halimbawa, December yung alis nyo. Usually, peak season yun sa Europe, winter. So, mga May or June, mag-set na kayo ng appointment. Tapos, set nyo, like, di ba December alas? Mga November, mga October. Go, i-set nyo na yun. Although kami, parang September kami nag-set ng appointment. Pati yung isang office mate ko, September. Tapos, okay naman na ako naman, pero medyo dikit na siya. Pero bottom line, kung makaset kayo mas maaga, mas mabuti. So, yun. Set na appointment. Then, nakaset ka na ng appointment, so finalize pa natin yung iba requirements. Since, di ba, yung item number one natin, yung itinerary. So, aside dun sa country of entry, country of application ng Schengen visa, kung para ma-determine natin kung yung pinakamahabang country na sustayan nyo para sa Schengen visa application. Isa pang use niya is para malaman natin kung ano yung mga bubuk nating flight. Tulad ng, halimbawa, entry natin, Rome. So, magbubuk tayo ng flight papuntang Rome. Tapos yung exit natin, halimbawa, Paris or Madrid. Mag-reset tayo ng flight Paris ng Madrid. So, yun. Yung, alam naman yun na yung susunod nating requirement. Plane fare, or I should say, airline ticket. Hindi naman talagang kailangan i-book. Ano, more of dummy ticket. Tawag nila dito dummy ticket ng iba. Or pwede rin tawagin din natin itong reservation ticket. Kasi I highly discourage na mag-book kayo ng plane ticket. Kasi ang papatang Europe, parang minimum niyan eh, 40,000, 50,000, mga ganun. So, pag na-deny tayo, goodbye 40,000, goodbye 50,000, diba? So, dapat, ano lang, reservation lang or dummy ticket lang. So, pwede to, paggawa kayo sa isang travel agency, yung gumagawa sila niyang ano, dummy reservation nung plane ticket. Mga 1,000? Pwede na. Kasi naman, di ba, 40,000, 50,000 pinareserve kung madinay ka. At si 1,000 medyo hindi siya masyado nakapanghinayang. Pwede rin, although hindi ko to nasubukan, pwede kayong mag-reserve sa Qatar Airways, Etihad, Emirates, yung mga ganong airline ng seats. Parang yung hold nila yung seat mo or yung reservation for, I think, 48 hours, 72 hours. So, parang nasa 2,000 siya. O, di ba? 2,000 against 48,000. Doon ka na. Doon ka na sa hold na lang. So, ayun. Dummy ticket or reservation of flight. Tapos, yung next reason kung bakit kailangan may itinerary maliban sa for Schengen application para ma-determine ko no, embassy ka mag-a-apply ng at magla-lodge ng Schengen visa application. It is yung hotel. Kung ano yung mga ibubuk mong hotel. Kung anong city ka. Kung anong country ka magbubuk ng mga hotel. Basically, dito, parang sa airline or flight ticket din, hindi mo siya talagang i-reserve yung magbabayad ka na agad. Bale, meron naman dyang mga booking.com, Agoda na
ibang accommodation doon na ano, yung mga free cancellation or yung free reservation. Yun yung mga kunin nyo muna for this application. Pwede din namang palitan yan eh. Pag na-approve yung visa nyo, pwede din namang hindi sundin yun. Pero, ang importante, may nireserve ka. Ano naman, basta yun, hanapin nyo muna sa booking.com at Agoda and the likes na website yung kung saan mga accommodation pwede kayo mag free cancellation or free booking. Then, later on, pwede mo i-cancel. Pag halimbawa na deny ka or kung gusto mo pa rin accommodation. Tapos, ito pa. Since, di ba nabanggit ko kanina VFS, usually ang VFS hindi nagpapa-interview na. Yung mga VFS na embassy, hindi nagpapatulong sa VFS. I mean, hindi na sila nagpapa-interview. So, yung cover letter, hindi naman talaga siya sobrang required. Parang ito rin yung magiging sandata mo para i-explain mo yung case mo, yung application mo. Kasi since wala kang interview, di ba? Para at least yung mag-make sense dun sa titingin ng application mo dun sa embassy na ano, ito yung pahan mo sa Europe, ito yung gagawin mo sa Europe. Tapos, kung ano-ano pang kwento. Ano yung ginagawa mo as a individual, sources of income mo, gano'n. So, basically, yung cover letter, papakilala mo, sisimula mo, papakilala mo yung sarili mo. I'm a software engineer, I'm a content creator, I'm a travel vlogger, yung mga gano'n. Tapos, ipapasok mo na din yung summary ng itinerary mo. I'll be going to Paris to see Eiffel Tower. I'll be going to Italy to taste the one of the best pizza pasta in the world. I'll be going to Spain. I'll be going to Madrid to see the Santiago Bernabeu Stadium. Yun yung mga ganun. Yung mga ganun chorba. Tapos, ito, importante to sa huli. Turo sa amin doon sa VFS. Pag, lalo pag first time mong pumunta ng Europe, ilagay mo sa huli. I'll be going out of the Schengen area at this date. Parang kailangan ko ramis mo. Mag-vouch ka na alis ka dun sa Schengen area at that period. Importante yun. Kailangan makita nila yun. Pero kahit hindi mo first time, pero to be safe. So basically, yun yung, ano, yun yung dapat makita, yung gist ng cover letter. Tapos, syempre, nandun yung requirements, di ba? Magbabayad kayo sa VFS ng 80 euros pagpasa nyo ng requirements. Noong time na nagpasa kami, nasa 4,800 plus siya, yun yung palitan ng time na yun. Basta, pag ano, pag malibag, papasa nyo yung day itself, isipin nyo kung ano yung palitan. So, 80 euros, tapos kung ano yung palitan ng araw nyo, yun yung ihandaan yung pera. Tapos, pagdating nyo pala doon sa BFS, isa-isahin yung ano, yung mga empleyado din yung requirements nyo. Diba, mami? May kulang din sa cover letter mo, papadagdagan nila, susulat mo. Tapos, may documents kang kulang, pero yung documents nando. Halimbawa, may ganun din document yung kapatid mo or yung magulang mo, i-photocopy nyo on the spot. So basically, si VFS, tinitingnan nila kung solid ba yung case mo or yung application mo. Bale, double check nila, ina-assess nila. Hindi ka naman nila patutuloyin kung hindi sila sigurado dun sa application mo. Tapos, halimbawa pag wala talaga,
Halimbawa, wala din yung requirements mo. Kung pwede, papagawin ka nila ng waiver. Like yung, may nakasabay ako nun, 3 months na yung na-produce niyang bank statement. So, pinagawa siya ng waiver. Pinagsulat siya. Na, bakit ganito rin nagawa kong bank statement, ganun, ganun, yada, yada, yada. Tapos, ito na, pagkapasa nyo, maghihintay na lang kayo ng ano, ng ilang araw. So, sa case namin, yung German Embassy, 7 working days yung hinihintay namin. Which is, hindi naman yung sinabi nila. Sakto, sakto. Meron din namang iba, 15 working days. Tapos yung Dutch Embassy, ang alam ko, parang, isa't umabot daw ng 1 month eh. Depende, depende sa embassy. Tsaka, inaano din nila, tinitingnan din nila, halimbawa, kung yung application mo may kailangan ng ano, may follow-up question, pwede kang tawagan ng embassy, pwede ipaputin ka nila for some questioning or may pa-paano sa'yo. So, be ready lang with your phone from time to time, tingnan nyo. Baka may hingin sila sa inyo additional at may additional questions sa inyo. So yan, pag, after nun, pagkapasa nyo nga, eh, let's hope for the best. So yun, that's the phase 3 of the application ng Shenzhen visa. So, ulitin lang natin recap. Itinerary. Tapos, through itinerary, madetermine natin kung anong hunter mag-apply. Application form. Set an appointment. Either through VFS, BIA, or embassy mismo. Tapos pala, sa, at least sa VFS ha. Sa VFS, pag nagpa-reserve ka, may bayad na 1,000 something. So, prepare kayo. Tapos, additional requirements, yung dummy ticket or reservation of flight, reservation of accommodation, cover letter since most of the time walang interview, prepare 80 euros for visa fee. Tapos, yun, wait for 7 working days or calendar date or whatever the case is. So basically, that's it. So, bye-bye.